Gohan ginamit na ang Super Saiyan 4. Guys, laban sa lahat. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala. Ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 2 Part 2 ng Dragon Ball AF. Ito na nga muna ang gagawa natin ang video review habang wala pa nga ang latest chapter ng Hawkeye at Kakumi. Pwede din naman kayo mag-suggest ng anime or Dragon Ball series na gusto nyong gawa natin ng video. Siyempre mag-like lang kayo sa ating video para magpatuloy pa ang pag-upload natin ng mga Dragon Ball content. Natapos nga ang part 1 ng Dragon Ball AF sa scene kung saan ay ating makikita na ginamit na nga ni Gohan ang Super Saiyan 4 nito para na nga matulungan itong sila Vegeta sa laban nito kay Ice. Habang itong sila Ob at Gotenks ay tumulong na nga din. Dito na nga papasok ang Chapter 2, Part 2 ng Dragon Ball AF. At sa unang panel nga ay matagumpay na ngang nagamit ni Gohan ang Super Saiyan 4 nito dahil dito ay salita nga itong si Pan at sinabi nito na nakakamangha nga daw ito dahil nagawa nga daw na mamanage ni Gohan ang paggamit ng Super Saiyan 4. Sagot nga itong si Gohan at sinabi nito na salamat nga daw sa tulong nito, ngayon nga daw ay makakalaban na siya gamit ang form na ito. Si Vegeta naman dito ay namangha nga kay Gohan dahil nagawa na nga din daw nitong magamit ang Super Saiyan 4. Si Ob at Gotenks naman dito ay nagulat nga dahil sa ginawa nitong si Gohan, ngayon nga daw ay makakalaban na sila ng magkakasama. Si Gohan naman dito ay sumigaw at sinabi nito na Vegeta, lahat tayo ay sabay-sabay nang lumaban dyan kay Ice. Salita naman dito itong si Vegeta at sinabi nito na hindi nga daw siya makapaniwala na kailangan pa nga daw nilang lumaban ng matindi at talunin ang isa sa mga kalat na iniwan nitong si Frieza, ngayon nga daw ay maghanda na nga daw ang mga ito na sumugod dito kay Ice, at dito nga ay sobrang bilis na pagsugod nga ang ginawa ni Gohan at Vegeta dito, habang si Ice naman ay nagulat nga sa mga ito, ngunit aware nga itong si Ice sa mga gagawin ng kanyang mga kalaban kaya madali na lang niyang nasasalag ang lahat ng mga pag-atake dito ng dalawa, ngunit sumugod na nga din pala dito itong si Gotenks at Ob, ngunit nagagawa pa nga din ni Ice na maiwasan ang mga pag-atake ng mga ito. Sa moment na ito ay mabilis na ngang dumistansya itong si Vegeta para nga maghanda ng pag-atake, agad na nga itong nag-charge ng Big Bang Attack na restang tatamad dito kay Ice. Napansin nga ito ni Ice ngunit malakas at mabilis nga ang naging pag-atake nitong si Vegeta dahilan kaya nga hindi na niya nagawang mag-react, ang ginawa na nga lang nito ay ang pigilan ang pag-atake na ito. Dito nga ay nagagawa pa nga din ni Ice na mapigilan ang pag-atake dito ni Vegeta, ngunit talagang nag-struggle na nga itong si Ice, ngunit sa point na ito ay naghanda na nga itong si Ob ng isang malakas na pag-atake na tinawag niyang Super Chocolate Beam na nagpalakas nga ng atake ni Vegeta kay Ice, habang itong si Gotenks ay naghanda na din, dahil nga nagagawa pa nga nitong si Ice na mapigilan ang atake ng dalawa. Dito nga ay mabilis nang umatake itong si Gotenks ng sobrang lakas na kay kanan na kahit itong si Pan nga ay talagang napatalsik sa lakas ng pag-atake na ito. Ngunit itong si Ice nga ay talagang may kalakasan din kaya na manage pa din ito na pigilan ang pag-atake na yon. Si Vegeta naman dito ay agad nang sinabihan itong si Gohan na gawin na nga daw nito, agad nga itong sinangayunan nitong si Gohan at mabilis na ngang nagpalabas itong si Gohan ng sobrang lakas na ki at nag-charge na nga ito ng signature moves ng kanyang ama na Kamehameha Wave. At wala pa ngang ilang segundo ay nirelease na nga ni Gohan ang napakalakas na atake na ito na rektang tatama nga dito kay Ice, ito nang si Ice naman ay hindi nga makapaniwala sa gagawin atake nitong si Gohan sa kanya, naramdaman nga niya na sobrang lakas nga daw ng atake na tatama sa kanya. At wala pa ngang ilang segundo ay hindi na nga kinaya pa ni Ice ang pinagsamang atake ng apat na ito, kaya nga dahan-dahan na nga lang itong tinamaan ng atake na pinakawalan nila Vegeta, Gohan, Ob at Gotenks. Ito nga ay nagresulta ng sobrang lakas na pagsabog na kahit nga sa labas ng ozone layer ng Earth ay ramdam ito. Sa nangyaring pagsabog ay nagulat nga itong si Frieza kasi akala niya tapos na ang laban, habang itong si Piccolo naman ay sobrang saya kasi nga matagumpay na ngang natalo nila Gohan itong sinasabi na isa sa pinakamalakas sa lahat. Itong si Tenshinhan naman ay nagulat nga sa naramdaman nitong ki, sinabi nga nito na ano nga daw yun. Kanino nga nanggaling ang napakalakas na ki na yun? Si Chiaosu nga ay nagulat nga din sa naramdaman niya, nakakagulat nga daw talaga ito. Salita naman dito itong si Tenshinhan at sinabi nito na saan nga daw nagmula yun at ano nga daw ba talaga ang nangyayari. Sa point na ito ay napunta nga ang scene dito kanda Vegeta kung saan ay ating makikita na nag-iwan nga talaga ng sobrang laking creek ang pinagsama-sama nilang pag-atake. Si Gohan nga dito ay nagsalita at sinabi nito na tapos na daw ba ang laban. Si Vegeta naman ay salita dito at sinabi nito na akala nga daw niya ay tatagal pa ang kanilang magiging laban dito kay Ice. Habang ang mga kasamahan nga nitong si Ice ay nag-alala nga dito kay Ice, ngunit wala pang ang ilang segundo ay dahan-dahan na nga ulit nagpakita itong si Ice na talagang nagpagulat dito kay Gohan at Vegeta.
Salita nga dito itong si Vegeta at sinabi nito na hindi nga daw ito pwede, si Gotenks naman ay salita dito at sinabi nito na imposible nga daw ito, nakita nga daw niya na tinamaan itong si Ice ng kanilang pinagsama-sama na pag-atake. Si Ab naman dito ay nakaramdam na nga ng takot, totoo nga daw na isa talaga itong monster. Sa moment na ito ay dahan-dahan nga ditong bumalik si Ice sa kanyang dating posisyon gamit ang bago nitong transformation at seryoso na nga ito ngayon. Si Gohan nga dito ay talagang nagulat nga sa lakas na meron itong si Ice. Salita nga dito itong si Ice at sinabi nito na sumaya nga daw siya sa mga ginawa ng mga ito sa kanya at salamat nga daw kasi nagawa na nga daw niyang mamanage na mawala ang kanyang kaunti na stress, kaya bilang pagpapasalamat daw ay pwede daw ba siyang magbigay ng kaunti na pagpapasalamat bilang sukli nga daw sa mga ginawa ng mga ito. Nagawa na nga daw niyang magamit ang totoong form niya na hindi na kinailangan na dumaan sa isang mahabang proseso. Si Vegeta nga dito ay talagang nagulat na nga dito kay Ice at sinabi nito na sinabi mo bang na true form. Sagot nga dito ni Ice na ipapakita na nga daw niya ng lakas na kanyang true form bilang pagpapasalamat sa mga ito kaya maanda na nga daw ang mga ito. Dito pala guys ay hindi pa nga ginagamit ni Ice ang totoong form nito. Per ngayon nga ay gamit na niya ito at totoo nga na sobrang lakas nitong si Ice. At dito na nga natapos ang chapter na ito. Medyo maigsi nga lang ang ating video ngayon dahil ito nga yun part 2 ng Dragon Ball AF Chapter 2. Bago nga tayo matapos ay mag-shoutout na nga muna tayo.